pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulo. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina'y mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulo. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautosan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at maipapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang Poon, yaong idalangin, ang nangamamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumaiyo dahil sa templo ng Poong ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay minasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran,
at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy po tayong naghahanda dahil tayo po ay nasa panahon ng Adbiyento, paghahanda sa pagdarating ng ating manunubos sa pagdating ni Jesus. Pero ano nga po ba ang disposisyon ng isang taong naghahanda ngayong panahon ng Adbiyento? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, tila tinuturuan po tayo ng dalawang bagay upang maihanda natin ng lubos ang ating mga sarili. Una, napakinggan po natin sa kwento sa ating ebanghelyo na merong isang kapitang Romano, isang centurion, ang lumapit sa Panginoon upang pagalingin ang kanyang alipin. At ano po ang pwede nating mapagnilayan sa kwentong ito? Na tayo minsan, aminin natin o hindi, may mga pagkakataon na kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, yung pansarili lang natin ang hinihiling natin. Tama po ba? Pupunta ako sa simbahan ng Quiapo, mananalangin ako sa mahal na pong Jesus Nazareno kasi meron akong gusto para sa aking sarili. Madalas, ang ating mga panalangin ay nagpapatungkol sa ating sariling pangangailangan. Pero sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang panalangin ng Kapitang Romano? Hindi para sa kanyang sarili, kundi para doon sa kanyang alipin. At ano po ang tinuturo nito sa atin mga kapatid? Na ngayong panahon ng Adbiyento, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay isang paraan upang ihanda ang ating sarili na tanggapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, ngayong panahon ng Adbiyento, tingnan natin yung ating mga paligid. Sino ba ang nangangailangan? Sino ba ang kailangan ng tulong? Sino ba ang kailangan ng panalangin? Kasi baka ngayong panahon ng Adbiyento, nakatuon lang tayo sa ating mga pansariling pangangailangan at hindi natin nakikita ang pangangailangan ng iba. Mga kapatid, upang matanggap si Jesus, kailangan din nating tumingin sa mga taong nangangailangan kay Jesus. Upang matanggap natin ng buong buo ang Panginoon ngayong darating na Kapaskuhan, nawa makita rin natin na may mga taong nangangailangan din kay Jesus. At yon sa buhay natin, matuto tayong magmalasakit at tingnan ang pangangailangan ng iba. Ang mundo po natin ngayon ay hindi perpekto. Ang mundo po natin ngayon tila malungkot dahil maraming pagsubok. Pero nagkakakulay ang mundo kung ang bawat isa sa atin may malasakit sa isa't isa. Nagkakaroon ng kapayapaan sa mundo, namumutawi ang pag-ibig sa mundo kung ang bawat isa sa atin may malasakit sa isa't isa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, huwag lang sana nating tingnan yung ating mga pansariling pangangailangan at ilapit yun sa Panginoon, kundi ilapit din natin ng iba na tunay na nangangailangan kay Jesus. Pangalawang disposisyon na maganda nating gawin ngayong panahon ng Adbiyento ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Tandaan natin na itong Kapitang Romano sa ating ebanghelyo hindi naniniwala sa Diyos. Hindi nga sila Hudyo. Pero alam nila sa dulo ng ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, ngayon lamang ako nakakita
na ganitong kalaking pananalig sa buong Israel. Bakit? Dahil nandoon yung pagtitiwala, paniniwala ng kapitang Romano na kumapit sa kakayanan ni Jesus. At marahil yan din ang panawagan sa atin ngayong panahon ng Adbyento na tayo ay patuloy na naghihintay sa Kanya, sa Kanyang pagdating, ngunit kasama sa ating paghihintay ay tayong lahat ay maniwala at magtiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na tayong lahat maniwala at magtiwala na kasama natin si Jesus sa anumang hirap ng buhay na meron tayo. At tandaan natin sa Ebanghelyo, gumaling yung alipin ng kapitan ng Romano. Bakit? Dahil malalim ang pananalig, malalim ang pagtitiwala, malalim ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang pagnilayan at magandang pagdasalan. Inihahanda ko yung aking sarili, inihahanda ko ang aking puso upang tanggapin ang manunubos, pero kasama sa paghahanda ay ang pananampalataya na ako ay magniniwala at magtitiwala na ako ay hindi pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, dalawang bagay ang pinapaalala sa atin. Magmalasakit sa kapwa at patuloy na manampalataya at maniwala sa kakayanan ng Diyos. Dahil kailanman ang Diyos, hindi tayo bibiguin. Kailanman ang Diyos, hindi tayo iiwan. Kailanman ang Diyos, laging diringgin ang ating panalangin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na mabunga ng kapakinabangan para sa atin. Ang atin pong panalangin, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupong palad. Ilapit nawa namin kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak
ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang maasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso. Dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus ang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. So'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa puon na darating. Kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipagbunyi sa hari ng Israel ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Announcement for Parish Wide Advent Recollection.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Second Parish-wide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang traslasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Dr. Gaines Marie Rosario, Head ng Lay Force Center, Lay Force San Carlos Seminary, Makati City. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayo magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaram ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati